Ayon sa tala ng Philippine National Police, nasa average na 34 katao ang namamatay araw-araw sa mga aksidente sa kalsada, kung saan higit sa 50% ay kinabibilangan ng mga motorsiklo. Inihayag ng Philippine Statistics Authority ang figure sa paglulunsad ng Save Lives, Slow Down Road Safety Campaign sa Global Road Safety Week noong nakaraang linggo. Lumabas din sa pag-aaral ng PSA na ang mga aksidente sa kalsada ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga kabataang Pilipino na may edad 15 hanggang 19. Kaya't halina't sabay nating alamin ang top 10 deadliest and most dangerous roads and highways in the Philippines. Pang-10 sa pwesto ay ang Sungay Road. Maaaring ito ang unang pagkakataon na mabalitaan mo ang tungkol sa kalsadang ito na kasama sa listahan ng mga pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas. Ngunit ang pangalan lamang ito ang nagsasabi ng reputasyon nito. Sungay ang iyong pagmamaneho kung ikaw ay bababa sa Taal Lake mula sa Tagaytay City. Ang Sungay Road ay itinuturing na isa sa mga pinakamatarik na kalsada sa bansa, kaya suriin ang iyong brakes bago bumaba. Ang sumulong highway ng Antipolo City ay ang pang-9 sa pwesto. Ang sumulong highway ay ang lugar kung saan makikita ang mga high-speed jeepney araw-araw. Ang kawalan ng mga ilaw sa kalye, ang gulo at hindi pantay na mga kurbada at ang bilis ng dumadaan na sasakyan ang mga dahilan kung bakit ang kalsadang ito ay isa sa pinakanakamamatay sa bansa. Pang-8 ay ang Iligan City, Tumagawi Road. Bagamat mayroon ding mga kaso ng mga aksidente sa sasakyan sa kahabaan ng kalsada ng Iligan patungong Magawi, ang pangalan ng partikular na kalsadang ito ay sikat sa mga bilang ng mga pananambang na naganap sa kahabaan nito. Nariyan ang panahong napatay ang isang sundalo at nasugatan ang 7 iba pa sa bayan ng Pantar, Lanao del Norte. At noong panahong tinambangan ng mga armadong motorsiklo ang isang crew ng mga news reporter. Bagamat laging mapanganib ang mga gunmen, mayroon ding particular na bahagi ng kahabaan na ito na tinatawag na overtone, na isang pababang bahagi na nasa gilid nito na patungo sa Magawi na may matarik na mga patak. Ang isa pang bagay na pinagsasama ang mga potensyal na panganib sa pagmamaneho sa kalsadang ito ay ang katotohanan na may mga bahagi na hindi gaanong naiilawan. Pumasok ang Cannon Road, Baguio City sa pang-7 pwesto. Kung bumisita ka sa Baguio, hindi ito dapat ikagulat mo. Ang elevation at fog ay ginagawang mas delikadong i-navigate ang lugar, lalo na sa madaling araw at hapon. Nasa pang-6 na pwesto ang Mangima Road. Ang Mangima Road ay bahagi ng Sayre Highway na kinuha ang pangalan nito mula sa kaakit-akit na Mangima Rock na sagana sa rehiyon. Tulad ng Old Zigzag Road sa Quezon Province, ang Mangima Road ay host ng ilang matutulis na kurbada, matutulis na pag-akyat kung pupunta ka sa Cagayan de Oro at isang nakakatakot na pagbaba kung mas malalim ang iyong patungo sa bukid noon. Bukod sa mga panganib na iyon, ang lugar ay nakakakuha din ng regular na saklaw ng fog, ang karaniwang pagguho ng lupa at ilang bahagi ng manipis na patak. Sumunod ay ang Sampaloc Road, Tanay Rizal. Bagamat hindi kasing bulubundukin ng iba sa listahang ito, ang Sampaloc Road ay isaging mapanganib na kalsada dahil sa likas na matatalim na kurba nito, maraming blind spot at kawalan ng ilang road safety feature sa ilang bahagi. Mayroong ding nakakagiliw na geographical na tampok na ito na tinatawag na magnetic hill dahil sa optical illusion na dulot ng layout ng nakapalibot na lupain na nagpapakita bilang isang paghila na puwersa. Bagamat hindi kami sigurado na ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagdulot ng maraming aksidente sa sasakyan sa Pilipinas sa kalsadang ito, ngunit ang ilang mga tao ay nag-aakala na ito ay talagang isang kadahilanan. Pang-4 ay ang Old Zigzag Road at Timonan, Quezon. Tulad na makikita sa mismong pangalan, ang particular na kalsadang ito na matatagpuan sa Timonan, Quezon Province ay dumadaan sa isang bundok at binubuo ng isang serye ng mga napakatulis na kurba. Ito ay kilala bilang bitukang manok na ayon sa ipinahihiwatig ng pangalan ay parang mga twist ng isang isaw. Bilang gateway sa pagitan ng Southern at Northern Quezon, ang Old Zigzag Road ay isang madalas na ginagamit na ruta. Bilang resulta,
ang mga driver ay talagang napipilitang umasa sa engine braking kasabay ng kanilang mga preno upang kontrolin ang kanilang bilis pababa at ihanda ang iyong sarili sa mga kinakailangang hakbang upang ligtas na magmaneho sa mga matutulis na kurbadong kalsada. Ang C5 Road Metro Manila ay nasa pangatlong pwesto. Ang C5 Road na umaabot mula Taguig hanggang Quezon City ay hindi nakikilala sa mga car crash. Sa katunayan, hanggang 55% ng mga nasawi sa kalsada ay konektado sa negatibong sasakyan sa interface ng sasakyan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang C5 ay umabot sa 27 pagkamatay noong 2018 at may average na 8,252 na aksidente sa kalsada sa parehong panahon. Ang iba pang mga panganib na maaaring matagpuan sa C5 ay mga taong naghahagis ng mga bato sa mga kotse, caltrop o spike ng kalsada at mahinang visibility sa gabi. Pangalawa sa pwesto ay ang Trans-Central Highway ng Cebu. Tulad ng Halsema Highway, ang Trans-Central Highway na matatagpuan sa Cebu ay delikado dahil sa kasaganaan ng mga tulis-tulis na bato na nakasabit sa matarik na mga dalisdis sa kahabaan nito. Gayon din ang maraming kahabaan ng pababa at pataas na bahagi. Nitong September 2019, isang van na puno ng mga turista na patungo sa isang mountain resort na matatagpuan sa Balamban ang naaksidente. Sa kabutihang palad, walang namatay at ang 12 katao na sangkot sa pag-crash ay nagtamo lamang ng mga pinsala. At ang nangunguna at ang pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas ay ang Halsema Highway ng Cordillera. Ang mga kotse, kalsada at bulubundukin ay kadalasang mapanganib. Ang isang halimbawa ay ang Halsema Highway. Isang highway na humahantong mula Baguio hanggang sa mas malalayong lugar sa Cordilleras. Ito ay isang mahabang kalsada na may haba na 150 kilometers na may maraming kurba pagbaba at pagtaas. Ang ilang bahagi ng Halsema ay napapaligigan din ng mga maninipis na patak na magbibigay sa iyo ng hindi maipaliwanag na kilig na nararamdaman kapag tumitig ka sa taas. Bukod pa riyan, ang kalsadang ito ay nakakaranas din ng mga pagguho ng lupa sa regular. Ito ay sa kabila ng pagiging aspaltado noong 2011. Gayun din ang visibility ng driver ay maaari ding masira dahil ang bahaging ito ng Cordilleras ay madaling matakpan na makapal na kumot ng hamog.